Maraming nagsisimula ng negosyo na talaga namang mag-isa lang sila. Sila na yung taga-promote ng product, sila pa yung model, sila pa yung admin, at syempre, sila pa yung magmo-monitor kung gano'n na ba karami yung orders nila. Kapag nararamdaman mong lumalaki na yung negosyo mo, hindi mo na sila kayang pagsabayin, yun na yung time na dapat mag-hire ka ng tao. Sa una, mahirap syempre dahil sanay ka na ikaw lang lahat yung gumagawa. Mahirap mag-build ng trust doon sa mga tao. At syempre, mahirap dahil baka iniisip natin na hindi nila kayang gawin yung mga kaya nating gawin. Pero ang pinaka natutunan ko sa lahat, kapag papasok ka sa negosyo, dapat isa sa goal mo na makapag-hire ka ng tao. Yung tipong paghihirapan mo lang dapat i-build yung business at kuwanin yung trust ng mga tao. Sa umpisa, dyan ka talaga mag-grind, dyan ka magpuyat, dyan mo ibigay lahat ng lakas mo. Kumbaga, ikaw yung manpower at ikaw yung mapapagod physically sa umpisa. Pero kapag nakapag-hire ka na ng tao at nagawa mo na yan lahat, dapat ikaw na lang yung magiging utak ng business mo. At kapag ikaw na yung utak ng business mo, magkakaroon ka ng sobrang daming time para mag-isip kung paano mo ipopromote yung mga products mo. Kaya kung nandyan ka pa lang sa point na ikaw ang gumagawa ng lahat-lahat dyan sa business mo, alam mo na ngayon kung ano ang goal mo. Balikan mo tong video na to kapag ka may empleyado ka na. Dahil sign yan na your business is growing.